mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Ako nga pala si Nicole, at nais kong ibahagi ang kwento ng buhay ko. Bata pa lang nang maulila na kami ni Kuya sa ina. Nagkasakit kasi ito ng malubha at hindi na nakaya pang lumaban. Kaya naman, mas ginusto na lang nitong sumuko at pinili na iwanan na lang kami. Masakit ang pagkawalang yon ni Mama. Pero kailangan naming tanggapin. Marahil, iyon ang plano sa amin ng nasa taas. Isa pa, mas mabuti na rin siguro yon para hindi na makaranas ng sakit at paghihirap si Mama. Nang mawala si Mama ay nasa edad na 15 pa lang noon si Kuya. Samantalang ako ay nasa 13 anyos pa lang noon. Dalawa lang kami nitong magkapatid. At masasabi kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Sapagkat bata pa lang kami ay iyon na ang iminulat sa amin ng aming ina at ama. Ang magmahalan at magbigayan. Ngunit nang mawala nga si Mama ay parang nagbago ito. Mas malapit kasi siya kay Mama noon kesa sa akin. Dahil ako ay papa's girl. Kaya naisip ko na lang na marahil ay nalulungkot lang siya sa pagkawala ni Mama. Kaya naging ganun siya. Palabiro dati si Kuya at sweet sa akin. Ngunit simula noon ay nagbago yon. Naging tahimik at medyo may pagkamasungit ito. Lalo na pagdating sa akin. Kaya nga kapag ganun siya ay inuunawa ko na lang ito. Dahil iniisip ko na lang na namimiss lang niya si Mama. Pabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa hindi namin inaasahan na mag-aasawang muli si Papa. Nang mga panahon na yon ay parehong nasa kolehiyo na kami ni Kuya. At ilang taon na rin naman na wala na si Mama. Sa totoo lang ay wala kaming ka-idea na mag-aasawa pa si Papa. Dahil ni minsan ay hindi niya nabanggit sa amin na may nobya na pala siyang iba. Kaya pareho kaming nagulat ni Kuya. Nang isang gabi ay may iuwi na siyang babae. Ipinakilala sa amin ni Papa yon. At sinabi na siya na nga daw ang magiging mama namin. Napansin ko naman na tila nagalit si Kuya. Dahil hindi pa man natatapos na magsalita si Papa, ay sinagot na niya ito. Kahit kailan, hindi mo mapapalitan si Mama. Wika nito na may pagdadabog pa. Pwede ba, Norman? Igalang mo naman si Tita Susi mo. At kahit sa ayaw o sa gusto mo, siya na ngayon ang magiging mama nyo. Anas naman na sabi ni Papa dito. Pabayaan mo na siya, mahal. Ganun talaga. Hindi natin siya mapipilit agad-agad na magustuhan niya ako. Pero huwag kang mag-alala. Lahat gagawin ko para magustuhan ako ng mga anak mo. Pahayag naman ni Tita Susi. Salamat Susi ha. Salamat sa pag-unawa. Halika na. Ihatid na kita sa magiging kwarto natin. Tugon naman ni Papa dito. Nang mga sandaling yun ay naiwan na lang akong tulala. Nag-walk out kasi si Kuya. At hindi ko na namalayan pa kung anong oras na ito nakauwi. Kinabukasan naman ay nagising na lang kami na nakahain na ang hapagkainan at hinihintay na kami nila Papa na dumulog doon.
tahimik lang naman akong lumapit sa lamesa. Habang si kuya ay kakamot-kamot pa ng ulo na tila antok na antok pa. Subalit nang matikman nito ang luto ni Tita Susie, ay biglang nagbago ang mood nito. Nagustuhan niyo ba ang luto ko? Sabi ng papa niyo, mga paborito niyo daw yan. Wika ng babae. Wala namang kaming imik ni kuya. Bagkos ay patuloy lang kami sa pagkain. Hindi naman maikakaila na masarap ang luto ni Tita Susie. Ngunit kahit na masarap ang luto niya, ay hindi pa rin namin siya gusto ni kuya. Kaya naman pagkatapos kumain ay nagpaalam na si kuya at pumasok na ito sa kwarto niya. Samantalang ako naman ay patuloy lang sa pagkain habang naiinis sa dalawa. Sino ba naman kasi ang hindi maiirita kung makikita mo ang iyong ama na may kaharutan ng iba? Panay pa ang subuan ng dalawa na tila mga teenager pa. Kaya nga nang hindi na ako makatiis, ay nagpaalam na rin ako na papasok na sa aking silid. Nang sa ganon, ay hindi ko na makita pa ang paglalambingan nilang dalawa. Ngunit nang tatayo na ako, ay pinigilan ako ni Papa. Mamaya, tawagin mo yung kuya mo ha. Mag-uusap tayong tatlo. Wika nito. Tumango lang naman ako. At ilang sandali pa ay pumasok na rin sa aking silid. Wala kaming pasok nung araw na yon. At gusto ko sanang manood ng movie. Ngunit dahil sa ayokong makita si Tita Susie, ay minabuti ko na lang din na magkulong sa aking kwarto. Hanggang sa hindi nga nagtagal ay tinawag kami ni Papa. Kaya lumabas kami ng kwarto ni Kuya para puntahan si Papa sa terrace at doon kami kausapin. Kayong dalawa ha, akala nyo ba hindi ko napapansin ang pambabastos nyo kay Susie? Wika nito. Pero pa, saan mo ba nakilala yan? Bakit bigla-bigla ka nalang nag-asawa nang walang pasabi sa amin ni Kuya? May pagtatampong sabi ko kay Papa. Hindi na importante kung saan ko siya nakilala. Ang mahalaga ngayon ay mahal namin ang isa't isa. At saka, alam niyo naman kung gaano ko kamahal ang mama niyo, di ba? Pero wala na siya eh. Iniwan na niya tayo. At sa ngayon, kailangan na nating mag-move on doon. Pahayag ni Papa. At ngayong aalis ako, nakikiusap ako na sana itrato nyo naman siya ng maganda. Pwede ba yon? Dagdag pa ni Papa. Tumango lang naman kami ni Kuya. Aalis pala si Papa at pinadala daw siya ng amo niya sa Hong Kong upang i-meet doon ang client nila. Dalawang linggo lang daw siyang mawawala. At tanging kaming tatlo lang ang maiiwan sa bahay. Subalit nang umalis si Papa, ay napansin kong tuwing gabi ay umaalis din si Tita Susie. Gusto ko nga sana siyang tanungin kung saan siya pumupunta. Ngunit naaalangan naman akong gawin yon, dahil baka magalit pa ito sa akin. Kaya naman naisip ko na kausapin na lang si Kuya at pasundan ito. Nang sa ganon ay alam namin kung ano ang ginagawa niya sa tuwing umaalis siya ng bahay. Pero imbes na malaman ko kay Kuya kung saan ito nagpupunta, nagtataka naman ako dito. Dahil sa tuwing tatanungin ko siya ay tila umiiwas ito. Napansin ko rin na mukhang hindi na siya galit kay Tita Susie.
Sa katunayan, ay parang close na rin ang dalawa. Nakaramdam pa nga ako ng pagsiselos. Dahil mukhang mas close pa siya ngayon sa kinakasama ni Papa kesa sa akin. Tila ba may kakaiba sa dalawa na hindi ko mawari? Ngunit naisip ko na lang na baka nakikita lang ni Kuya si Mama kay Tita Susie. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ba ako o maiinis kay Kuya dahil sa ipinapakita niyang kaswitan kay Tita Susie. Pero nang maging sweet din ito sa akin, ay tila napalitan naman yon ng saya. Para kasing bumalik na si Kuya sa dati. Ang Kuya ko na sweet at palabiro. Kaya naman hinayaan ko na lang din ito. At naging mabait na lang din kay Tita Susie. Nang sa ganon ay wala na rin kaming maging problema. Subalit ang kaswitan palang ipinapakitang yon ng dalawa ay may kahulugan. Buong akala ko pa naman noon ay ganun lang talaga si Kuya at Tita Susie. Ngunit hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan. Isang gabi, habang akala ko ay tulog na kaming lahat, nang makarinig ako ng tila kaluskos sa sala namin. Nakaramdam naman ako ng takot at kaba dahil naisip ko na baka magnanakaw yun. Ganun pa man, nilakasan ko pa rin naman ang loob ko at dahang-dahang binuksan ang pinto ng kwarto upang silipin kung kanino at saan nanggaling ang ingay na yon. Tatawagin ko pa nga sana noon si Kuya. Ngunit bigla akong kinilabutan nang makita ang dalawang anino na parabang may ginagawang milagro. Akala ko nga noon ay namamalikmata lang ako. Kaya kinuskus ko pa ang mga mata ko. Pero nang mapagsino ko ang dalawa, ay napatutok na lang ako ng bibig ko. Si Tita Susie at Kuya? Nag-aano? Paano nilang nagawa yun? Hindi makapaniwalang sambit ko sa sarili. Dali-dali akong pumasok ng silid at tila hindi alam ang gagawin. Hindi ko alam kung isusumbong ko ba sila kay Papa o hahayaan na lang ang dalawa. Alam ko kasing masasaktan si Papa kapag nalaman niya na ang anak niya ay pumatol sa kinakasama niya. At may posibilidad na baka mag-away pa ang mag-ama. Ayokong mangyari yun. Ayokong masira ang pamilya namin dahil lang kay Tita Susie. Kaya naman umisip na lang ako ng paraan upang paghiwalayin ang dalawa. At naisipan ko nga na kumbinsihin na lang si Kuya na ituloy nito ang plano niyang mag-board na lang. Kuya, di ba plano mong mag-boarding house? Gusto mo ba tulungan kitang magpaalam kay Papa? Wika ko dito. Naku, Nicole, salamat na lang. Pero nagbago na ang isip ko eh. Parang mas gusto ko na lang dito. Mas gusto ko palang makasama na lang kayo. Tugon naman nito. Hindi naman ako nakaimik pa. Gusto ko siyang sumbatan at sabihin ang aking nasaksihan. Ngunit pinigilan ko pa rin ang aking sarili. Dahil ayokong masira nga ang pamilya namin. Tutal naman ay pabalik na rin si Papa. Siguro naman ay hindi na nila gagawin ang ginawa nila dahil nandyan na ito. Subalit hindi ko akalain na ipagpapatuloy pa rin nila ang ginagawa nilang yun. Hanggang sa
mahuli na nga sila ni Papa. Nahuli ni Papa sila Tita Susie at Kuya, nang minsang akala ng mga ito ay tulog na si Papa. Nahuli nitong nasa kwarto ni Kuya si Tita Susie, habang nasa kalagitnaan ng kanilang ginagawa. Pareho itong walang mga saplot at tila walang pakialam na may masasaktan sa ginagawa nilang yun. Nakarinig na nga lang ako ng isang malakas na hiyaw mula kay Papa. Kung kaya't napabalikwas ako. Dali-dali akong lumabas ng kwarto at nakita kong galit na galit si Papa. Tila hindi makapaniwala sa nasaksihan niya. Ngunit imbes na humingi ng tawad dito si Kuya, ay nagmalaki pa ito at umalis kasama si Tita Susie. Hindi naman matanggap ni Papa ang nangyaring yun, kung kaya't inatake ito sa puso. Isinugod namin siya sa hospital, ngunit binawian din ito ng buhay. Dahil doon ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hanggang sa ibinuhos ko ang galit ko kay Kuya. Sinisi ko siya sa nangyari kay Papa at itinakwil na kadugo niya. Total naman ay mas pinili niya ang babae na kinakasama ng aming ama kesa sa totoong pamilya niya. Napakasakit ng nangyari sa amin yun, na imbes na mabuo kami ay lalo pang nasira at nagkawata. Ang masakit pa doon ay si Kuya pa ang naging dahilan ng pagkawala ni Papa. Hindi ko tuloy alam kung saan ba ako magsisimula, sapagkat ang dating masayang pamilya na mayroon ako ay wala na ngayon. Hindi na rin nagpakita pa sa akin si Kuya. At balita ko ay sumama na ito kay Tita Susie. Hindi ko nga alam noon kung ano ba ang pinakain sa kanya ni Tita Susie. At kung bakit mas pinili niya ito. Kaya naman, namumuhay na lang ako ngayong mag-isa. At magpahanggang ngayon ay sobra talaga akong nagsisisi kung bakit hinayaan ko pang makapasok sa buhay namin ang anay na sumira lang sa aming tahanan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Muli, ako si Nicole, at ito ang kwento ng buhay ko.